Hello. Is this Vic Bondoc, the private investigator? Yeah. I got your number from an old friend, Miranda Ramirez, and you came highly recommended. May taong kailangan pasundan sa'yo. If you're interested, itetext ko sa'yo yung address niya mamaya. But you have to start looking for him and following him tonight. Yes, hindi isyo ang fee mo. Kahit ang bayaran. My name is Jessica Cruz. Good evening, sir. Have a yes, seat. Yes, good evening. Thank you. Thank you. So, what can I do for you? Oh, Miranda. By the way, my wife, Miranda Ramirez. Good evening po. We're here to see Anna, yung batang ni-rescue mula dun sa scam artist kanina. Anna? Yes. Naku, eh, naitakas po kanina eh. Inireport na nga po namin. Dinakas? Oo. Sino nagtakas? Mga kamag-anak daw po niya yun eh. Sino yung mga yun? Ah, ito po yung mga pinakita nilang papeles. Business. The signature. Pirma to ni Sofia. Inakas ni Sofia yung bata. Jopet, Bruce, salamat sa pagtakas niyo sa akin dun, ha? Sorry, inabawi ko na yung sinabi ko sa inyo. Hindi pala kayo palpak. Okay pala kayo. Sofia, salamat. Ibig ba sabihin nito? Pinapatawad mo na ako? Madam, ayokong mag-away tayo. Kaya pwede ba huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi pa napapanood? Labas na lang muna ako. Minsan alam mo naman na hindi ko ugaling makialam sa personal mong desisyon sa buhay mo. Pero kasi, naaawa na ako kay Madam eh. Hindi mo pa ba talaga siya kayang patawarin? Insan, pwede ba? Ayoko nang magtalo tayo tungkol dito. Ang dami na nangyari ngayong araw. Pagod na ako. Sige, sige, sige. Eh, bukas na lang. Ay, siya nga pala. Pinsan, naisip ko lang. Kung hindi mo mapatawad si Madam, ibig sabihin din ba nun, galit ka sa tatay mo? Ano yung sabihin? Hindi, kasi di ba, nakilala mo na yung tatay mo. Yung ex ni Madam. Si Mang Rene. Di ba siya yung totoong tatay mo? Sige. Pidyan, may kukunin lang kami sa owner. Sige. Kung nandito si Rachel, ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Eh, sa kanya na lang sabihin. Kunwari, ako yung anak mo. Sadya ka na, anak. Lungkwet ang taong tatay mo eh. Kahit sa maling pagkakataon. Kaya mo magpakatatay ako sa'yo. Sorry, anak. Sorry. Madam. Nagkausap kami ni Bruce. Tungkol sa tatay ko. Si Andres? Hindi, Madam. Sa tunay kong ama, si Rene. At least, kahit papano, nakilala mo yung tunay mong tatay. Tama. At nagkausap kami. Nakahingi siya ng tawad sa akin. Pero hindi sa akin mismo dahil nung panahon naman eh, hindi ko naman alam na ako yung tunay niyang anak eh. Kaya
Pero kahit na ganun, ramdam na ramdam ko sa kanya yung pagsisisi niya. Kaya nga ako naiyak eh. Kasi alam mo yun yung tumatagos dito. Kaya nga alam ko na kung ano yung sinabi ko sa kanya tungkol dun sa pagpapatawad ng anak niya. Yun pa rin yung sasabihin ko sa kanya kung sakaling magkita kami. So you're forgiven him? Napatawad mo ng tatay mo? Mabuti pa siya. Siguro talagang kailangan ko kasamang ina. Eh kung tutuusin naman talaga, mas malaking kasalanan ni Renee. Kasi di ba kung hindi kanya iniwan nung nabuntis ka niya, di sana hindi tayo abot sa ganito. Pero kasi si Renee, nakilala ko siya sa punto ng buhay niya na nagsisisi na siya at saka papakumbaba na siya. Pero hanggang doon na yung pagkakakilala ko sa kanya. Hindi ko naman siya nakilala ng gusto. Pero kasi ikaw, madam, nakilala kita eh. Yung sama ng ugali mo, yung mga sekreto mo sa buhay, ang layo na rin kasi na nilakbay natin eh, di ba? Ang dami na rin nangyari sa atin. Kaya hindi ganun kadaling kalimutan yung mga masasakit na nangyari. You don't have to explain, Sophia. I understand. I wouldn't deny the pain that it's causing me also now. But alam ko kailangan ko. Kailangan kong pagdaanan yun. Kasi mahal kita. Anak kita. Kaya kahit anong gawin mo, kahit paulit-ulit mo akong saktan, kakayanin ng lahat para sa anak niya. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at lahat